sabi ko, kala mo nanay, katapusan ko na. Ilang taon po itong batang pinag-uusapan natin? 9 years. At pag hindi rin nangalakal yung bata at walang bigas na dala pag uwi at ano ulam, sinasaktan niya. O di natural kupkupin ko, apo ko yun. Tatlo silang nasa poder ko, ang naghahanap buhay, ako lang mag-isa. Hindi po ba kayo nagpapasalamat, Mang Rodolfo, na kahit papaano po ay kinukupkup naman po ni Nanay Leticia ang mga anak ninyo? Eh, ako po natutuwa po kung ganyan. Kaso, ang hindi ko lang gusto yung mga gawagawal ng istorya, hindi totoo. Hindi, Dulpo eh. Huwag mo sasabihin na nilalaso ko ang utak ng anak mo. Tulad ngayon, nag-aaral yung anak mo, kinuha mo, pinuntahan kita, hinanap kita. Tinanong kita, nasaan si Isang? Anong salita mo? Nasa Ulunga po. Hinanap kita, pinanap kong pilit yung anak mo. Dalawang linggo akong naghanap. Nagtanong ako sa kapitbahay mo, anong sabi ng kapitbahay mo? Eh, pinasok mo ang katulog. Ilan taon ang anak mo? 14 anyos. Hindi ko pinasok katulog yan. Pinasok mo. Siya mismo pumunta sa bahay. Sinundo ko yung anak mo. Bakit? Sinundo ko ba sa inyo? Sinundo ko yung anak mo doon sa pinapasokan. Bakit? Pinunta ko ba yung anak ko sa inyo? Sos, Mario. Siya mismo pumunta sa bahay. Nag-iiyak. Nag-iiyak doon dahil sinampal niyo raw siya. Kailan di ako nananakit ng anak mo? Ikaw yung nananakit sa mga anak mo. Aling Zita, gaano po niyo kakilala si Mang Rodolfo at paano po ninyo siya nakilala? Nung lumipat po sila sa Bagong Silang, maayos naman po yung takbo ng pagsasama nila. May nakita po ba kayong pagkakataon o insidente na dinidisiplina po ni Mang Rodolfo ang kanyang mga anak at sinasaktan? Nalaman ko na lang yung yung asawa dahil na-report yung anak niya sa akin na sinaksak daw nito dahil may kasama doon sa banyo. Ano po ang nalalaman niyo pang ibang kwento na sinabi po ni Mang Rodolfo? Yun, naghiwalay sila. Then siya rin, nag-asawa na rin. Ah, may asawa na rin po pala kayo? Mayroon dalawa naging asawa niyan. Tapos, bawat lakad ng anak ko, sinusundan niya. Inakyat niya ang bahay ng amo ko. Muntik na siyang barila ng amo ng anak ko. Di ba, pinakulong... So ngayon po, nung nalaman niyo po yun, nung nagkasakit na siya, iniwanan din siya nung kabit niya. Pumunta na sa outpost ko. Apo. Ngayon, kinukupo siya mga magtatatlong linggo na. Pero 2 times ko siyang dinala sa Tala. Uh-huh. Hospital. Gawa ng yung na high blood na siya. Yung reaction niya talagang parang kamurakalo mo naghihingalo na. Kaya dinala ko na doon. Hindi akong tulong sa barangay para sa sasakyan. Nanay, ang sinasabi po dito ni Mang Rodolfo, yung pong anak ninyo, ang parang lumalabas po na nagkaroon kasi ng karelasyon na iba. Nauna ho siyang nag-asawa. Ah! Nauna ho siyang nag-asawa. Pagkatapos, yung asawa niya, lagi niya pang inabang kahit may asawa na siya. Sa totoo lang, ipinakulong ko na yan sa barangay. Sinusundan pa rin po niya yung anak ninyo kahit may asawa na siyang iba? Doon lang siya nakatira sa may pag-aong kay Purok. Yan po, hindi totoo. Ay, ang asawa ko. Ano nga po ang totoo, Mang Rodolfo? Kasi ang lagi pa paano po namin kayo maihintindihan kung sasabihin na hindi yung totoo at yun ay kasinungalingan. Wala po kung naging asawa. Ayaw po ninyong sabihin kung anong totoo. Kailangan ko nagkaroon ng asawa doon. Siya mismo nagturo sa akin na kung anak ko may bisyo, mag-asawa ka na rin. Siya mismo nagturo sa akin. Kayong lalaki na inano ng asawa. Kayo daw po ang nagturo sa kanya na mambabae na rin daw. Siya mismo ang nagturo sa akin. Tinuro agita lang ba? Ha? Tinuro agita? Lang po, nay. Nagturo sa akin. Siguro po, mga kapatid, oras na para pakiusapan natin ang Trio Tagapayo po na makausap ng masinsinan ang ating po mga panauhin para po sa napakalalim at mahirap na problema ang kanila pong resulta, malalaman po natin sabay-sabay sa pagbalik po ng face-to-face. Yan lang kayo. Sandali lang! Mayroon pong isang napakagandang talinghaga na ikwinento ng ating Panginoon sa Aklat ni San Lucas. Ang pamagat po ng talinghagang yon ay ang alibughang anak. Pero dito po sa kwentong ito, dito sa ating episode na ito ay baliktad po ang alibughang ama. Miss Ami Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of JAOC Dental Clinic, Philip Stein,
Face and Figure, Skin Glow by G-Max, Salon de Manila, Guardian Alcohol. Hans Bertel would like to thank Dr. Manny and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank the following: AXN Diamond Sport Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems, Ludi's Peanut Butter, a tradition of nutrition, F101 Direct Sales Apparel and Shoes, Home Appliances by Minami, Galing ng Quality, Placenta by Samstre. Basically po, yung mga tao pong ganyan, naging maiinitin ang ulo. Pangalawa po, pag sobrang hong taas ng ganyan, meron po tayong tinatawag na yung nawawala ho sa ulirat. Ito ay maaring nangyayari noon pa. Kaya lang ho, nakita nyo ngayon, dahil kasi inatake na ho at nagkaroon na na-hospital. Pero other than that, hindi po ganun yun. Sinasaktan ako ng nanay ko. Matigas na. Pinatawad ko siya. Alam mo kung bakit? Kasi pinangako ko sa sarili ko na magiging mabuting magulang ako sa mga anak ko. At hindi ko gagawin kung ano man yung naging pagkakamali ng nanay ko sa akin, diba? Pero hindi ko sinasabing masamang tao ang nanay ko. Nagkaroon siya ng pagkakamali. Anak po na pinagmalupitan daw ng kanyang ama, kung kaya't para sa kanya, nabitawan niya ang mga salitang, "Patay na ang tatay ko para sa akin." Matapos po ang naging counseling ng ating pong trio tagapayo sa ating mga panauhin, kung nakikita po ninyo, medyo hindi po naging maganda ang kondisyon ni Mang Rodolfo, pero siya po mismo ang nagsabi sa amin na gusto po niyang tapusin at gusto niya talagang makausap ang kanyang anak at magkaroon ng pag-uusap sa pagitan po nilang dalawa. Kaya po, minabuti rin po namin na ayusin po muna ang kondisyon ni Mang Rodolfo at stable na naman po siya ngayon. Kaya bago lang po tayo matapos, narito lamang po ang huling mensahe ng ating trio tagapayo. Simulan po natin kay Attorney Lopez. Ang aking payo para kay Mang Rodolfo, well, unang-una, nais kong sabihin sa kanya na tama ang kanyang ginagawa ngayon, na siya mismo ay nagpapakumbaba sa kanyang mga anak. Bilang ama, tama ko yun, Mang Rodolfo, na yung inyong mga nagawa, mga pagkakamaling nagawa ng nakaraan, ay inyong pagsisihan. Para naman dito kay Raymart, kahit papano, ama mo pa rin si Mang Rodolfo. Kung ano yung sa tingin mo, mga pagkakamaling nagawa ng iyong ama sa'yo at sa iyong mga kapatid, gawin mo ang tama. Huwag kang sumunod sa mga tingin mo ay pagkakamali na. May papayo ko sa'yo dahil sabi mo meron ka ng hanap buhay. Mag-ipon ka para mabuo mo ang iyong mga kapatid. Ito lang. Marami pong salamat, Attorney Lopez. Dr. Camille? Una-una, pag ang isang tao ay nadisiplina ng mali, ito ay talagang kakalakihan niya. At ang pagdidisiplina ay maaring gawin niya na mas sobra sa yung natanggap niyang pagdidisiplina, kaya maaring nakakaabot siya ng pananakit. Pangalawa, may mga pagkakataon kasi na dahil inaayawan niya kung ano man yung pagdidisiplina sa kanya ng kanyang mga magulang, ito ay pinapattern niya na ang aking magiging asawa ay dapat ganito. Ang aking magiging anak dapat ganito. So pag hindi maganda yung naumpisahan na nagkaroon siya ng unang pamilya at hindi maganda, re-reject niya yung idea na yon. So siguro dapat umabot na ako sa punto na magiging istrikto. Kaya naging ganoon ang behavior ni Mang Rodolfo na ito dapat ang anak ko, parehas ko. Kaya kung napapansin nyo, yung kung ano man yung pinaparatang ni Raymart sa kanya, nakikita nyo na nagawin na rin ni Raymart yung dating ginagawa ng kanyang ama. Para naman ho kay Mang Rodolfo, kung bakit man naging ganon yung kanyang sitwasyon ngayon, talagang naapektuhan no, ang pag-iisip nila dahil po doon sa sakit nila. Tinignan ko kanina yung mga gamot ni Mang Rodolfo, puro ho sa gamot lang sa hypertension at saka sa puso. Wala po yun sa diabetes niya. Kaya sana yung mga anak na talagang nakikita nyo, actually, kung sa